Ladies and gentlemen, I am Mariposa Butterfly, and I thank you. Welcome, welcome, welcome back mga ka-cheeky. Ayan, iniba ko na ang tawag. Ayoko na ng emerut. Gusto ko from now on, ang mga nanonood sa aking vlog ay mga cheeky. Chika Doram Becky. Charot, cheeky-cheeky. Ayan, for today's vlog, I would like to share with you a moment with the boys of Hari ng Pilipinas sa MOA. Oy, disclaimer ha, hindi ito basta-basta gala na pumunta lang kami ng MOA, naisipan lang. Ito ay galing kami ng event na pinagtrabahuan namin sa kanilang photoshoot sa isang event. And then right after, nagyaya lang silang kumain. And since ito na yung pinakamalapit sa venue kung sa kami nagpictorial, dito na rin kami kumain ng lunch. And I think we deserve to eat something sumptuous and delicious for a moment in time. And of course, we would like to say thank you to our guwapong driver, Dwight and Gerome. Ang sweet-sweet talaga namin ng asawa ko, oh. Wala siyang pakialam sa vlog na to at wala siyang pakialam sa kahit anong ginagawa ko. Ayan, welcome to Shishi Noodle House! Dito kami kakain together with the one and only Lexi Elisa Pocot together with the boys of Hari ng Pilipinas. Ang gwapo pero may something sa ilong. Busy sila o, kanya-kanyang business pero kakain kami. Bakit nagpapakyut? Bakit kailangan magpakyut, Lindley? Anong meron? Tignan mo si Dwight, kain lang ng kain. And of course, kasama namin si Madam Lexi ng Lexi Aesthetica Wellness Center. Yan ang aking drink, watermelon shake. And it is so divine. I am telling you, you should try it kasi napakasarap and refreshing at fresh na fresh. Parang fresh kami. Ayan, fresh na fresh. Hmm? May inutos lang pala, kailangan lang pala niya ng tissue. Kala ko naman magsusweet moment. In all fairness ha, first time ko makapasok sa Shishi Noodle House, kaya namangha ako sa kanilang interior. So classic and so Chinese feels. Ayan, ang bawat mangkok at pa-chopsticks. Eto hindi ko alam kung ano tawag dito, but I think it's like chicken skin na may sesame seed. Ewan ko, pero masarap siya eh. Para siyang chicken barbecue, pero hindi siya talaga laman ng chicken. Nagigets nyo ba? Basta, masarap. You should try this. As in, try it. And ayan na ang in-order ni Gerome for us for this video. Ayan, kakain kami ng malaking mangkok. Ewan ko ano tawag dyan. Basta, hot pot. Hot pot nga ba? Nagkanin kami thinking na hindi sapat yung hot pot noodles. Pero sa totoo lang, hindi namin nakain yung kanin dahil sa sobrang sarap ng pagkain. Ito talaga yung authentic na dumplings. Maraming dumplings and all around. Pero ito yung masasabi kong totoong Chinese dumplings. Isa sa mga favorite ko na thankfully allergic ang aking asawa ay ang mga seafoods katulad nito. Octopus daw to. Pero para sa akin, squid. So whatever it is, lalamunin ko yan kasi I love seafoods. Ayan na, tiki man time. Kain na. Pero bakit nagpapakit pa rin, Lindley? Anong meron sa pagpapakyut? Cute ka niyan? Talaga ba? So ikaw ang vlogger, ako ang ano, videographer, ganon. Grabe, you should try the hot pot noodles ng Shishi Noodle House. Napakasarap. At ang maganda dito, you can like customize your own hot pot noodles. Yung mga ingredients niya, ikaw ang magdadagdag at ikaw ang magde-decide. Partida, antok na antok pa ako niyan. Pero sa sarap ng pagkain, nawala ang antok ko.
At saka nakakatuwa ha, first time ko talaga makakain ng authentic Chinese noodles. Yung isa, parang malaking noodles na makapal, parang lo mi, and yung isa, flat. Sarap na sarap kami sa part na yan. Diba? Kala mo couple, pero in reality, magnanay. Charot! Oh, sabay daw namin kakainin pero parang may mali siya. Ay, iyo madam, nakakadiri. Hindi tayo talo. Sige lang Dwight, kain lang ng kain. You deserve it. You worked hard for it. Ang hindi ko malaman, ba't kasama si Lindy? Eh wala lamang ginawa yan kung hindi magpakyut na magpakyut kahit sa kami magpunta. Charot lang, love na love ko yung si Lindley na yan, oh. Ayan yung sinasabi kong flat noodles na hindi ordinaryong lasa for me. Ang sarap, promise. Nakarami ako niyan. Favorite ko yan, mushroom na kulay itim. Hindi ko rin alam ang tawag, pero masarap. Gusto ko siya. Huwag niyo akong i-judge. Ito yung mahirap sa pagiging vlogger. You have to document everything. Bago ka makakain, picture, video. Habang kumakain, picture, video, reaction. Buti na lang, may nag-volunteer. Thank you, John Lindley de los Santos. Talagang napaka makatao niya. O, kita mo, oh. Ayan, siya nag-video niyan. Konti-konti lang subo, dapat virgin. Hindi pwede. Ayan ang tamang pagsubo. Expert, naghahanap pa ng tips si madam. Sige, pangatawa na natin ang paggamit ng chopsticks. Hindi ako kukuha ng kutsara tinidor. Kaya ko to. I survived the chopsticks experience! Basta ang mensahe ko sa mga cheeky. Cheeky-cheeky. Next. So, pagkatapos kumain, anong dapat gawin? Dahil napansin ko na ang gaganda ng mga gamit nila dito, parang maganda siyang iuwi. Wala kami to sa bahay. Ito maganda yung baso nila, oh. Ano pa bang pwede? Ayan, thank you. Ayan. Ayan, gusto ko yung mga baso na yan. Ang ganda ng korte, eh. Kasa pa sa bag ko. Ayan, maganda yung pot holder. Madam, tabi. Kailangan namin ng pot holder na ganyan. Ayan, wala naman siguro nakakapansin, no? Quiet. Oops. Julie Vega. Nakatingin, si Kuya. Nako, kuya, joke lang ha. Lahat po ng aking inilagay sa bag, inalis ko din. Kainis, nahuli tayo. Ayan ang mga tropang puyat at tropang pagod. Pero, of course, we all deserve a treat dahil kami naman ay nagpagod at nagtrabaho. Chiki-chiki, charot. May bago kaming bansag sa about isa, chiki-chiki. Once again, if you will be dropping by MOA, you should try Shishi Noodle House. Malapit siya sa KFC, sa bandang gilid siya. Tinago ko yung wallet kasi napakaburara. Kita mo, inuna pa yung pagpapakyut, edi tinago ko yung wallet. And again, sa mga nasa MOA, pupunta sa MOA at nagbabalak pumunta ng MOA, don't forget to try and eat sa Shishi Noodle House. Uwi na kami. What's up guys? Welcome to my vlog. Vlog takeover. Vlog takeover. So yes, kakatapos lang namin kumain. And, galing, feeling host. May mga takeouts pa. So ngayon, pauwi na kami. Tango-tango na lang ang gawa ko eh. Try namin makapagpahinga kasi bukas may... Ano ko, interpreter? So, yeah. And yes,
Let me advertise to you the business that we have, N1LA House of Costumes, sa mga naghahanap ng quality gowns and costumes for pageants and events. Don't forget to like, share, and subscribe to N1LA or Nagisang LA sa Facebook. Ayan ang aming contact number. Like, share, and subscribe. Ang gugwapo, pero ang lalaki ng tiyan. Cheeky, cheeky. Okay. Ganyan po kasarap ang Shishi Noodle House. Ano daw ang sabi niya? Pagpasok ng Shishi. Arigato, Chinese restaurant. Arigato. Chinese restaurant, pero hindi Japanese store. Ano kasi siya, multilingual. Ayan. Level. Ayan. Paano yung English ang level 4? Level 4. Arte niya talaga. Nakapag international magazine daw kung arte na siya. Ayun. Yung wallet at inago ko, siya palang mananakit sa akin. Sana hindi ko na binigay. And finally, after ng mahabang araw ng pagkatrabaho, nakakain na kami. Wala na kaming ibang destinasyon kundi bahay. Oh my God, oh my God. Panginoon Maria, pupuro ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sa masayo. Bukod ka pinagpala sa babae ng lahat. Atras mo lang tayo. Pero ng wallet, matutuktokan ko din. Pag mali-mali ng ikot, matutuktokan. For the past few months and weeks, we have been focused on too much work and activities that still concerns work. Eventually, I grew tired and restless. I felt heavy on the inside. I forgot how to actually enjoy and relax. For today's vlog, I realized the importance of rest and taking a break. Getting away from stress, even just for a while. Akala ko I needed to travel far to do that. But as simple as eating out with people who cares does the trick. Sometimes yung simpleng batok or yung tapik can actually be God's reminder to us that we are falling short of communicating with Him because of work. Again, walang masama sa pagiging masipag as long as we don't lose sight of what truly matters, and that as we work, i-offer natin kay God, ask His guidance, and of course, let us take a break and a breather even once in a while. Gentlemen, I am Mariposa, Butterfly, and I thank you!